Meron ba akong hawak na kutsilyo, baril, bomba, o kahit na anong pwede kong ipanakot sa'yo? Wala po. But then you said in your direct testimony earlier, natakot ka nung nakita mo kong nakatayo doon na may hawak na gavel replica habang pinupukpok ang nanay ko hanggang sa mamatay siya. Pero kakasabi mo lang ngayon, wala akong hawak na kahit anong weapon para mapanakot sa'yo. Tama ba? Opo. Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness. Your Honor, the witness is on cross. And my questions are simple and merely answerable by yes or no. Overruled. Miss Witness, answer the questions. Miss Magas, sinasabi mo na loyal ka at malaki ang utang na loob mo kay Attorney Meredith Simmons. And yet, mas pinili mong tumakbo at huwag siyang tulungan laban sa akin na di hamak na mas maliit sa'yo at wala pang weapon nung gabing yun. Miss Magas, kung talagang loyal ka at determinado kang mabigyan ng hustisya si Attorney Meredith Simmons, bakit hindi mo siya tinulungan nung mismong gabi ng insidente? Bakit, Miss Magas? Hindi mo tinulungan si Attorney Meredith Simmons? At bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Dahil ba natatakot ka na mapaamin na ang kwento mo ay walang katotohanan? No further questions, Your Honor. Sa'yo sa cross-examination, bakit hindi ka makasagot ng maayos? Ano, sinisira mo ba yung kaso, ha? Ma'am, ninervyos lang po talaga ako. Hindi ko nga po alam ba't ako natarantay. Talaga, ninervyos ka lang. Bakit daig mo pa yung artista sa horror movie kanina? Kaso dito, Evelyn, hindi ito shooting ng pelikula o serye. Walang cut dito. Kaya di ka na uli upo. Nagsabi naman po ako ng totoo. Hindi naman po ako nagsisinungaling. Kung hindi ka nagsisinungaling at kung nagsasabi ka ng totoo, bakit hindi ka makasagot ng diretso kay Lilet? Ha? Alam mo, Attorney Aera, hindi magagamot ng sampal mo yung disaster na nangyari sa courtroom kanina. Evelyn naman, totoo ba talaga lahat ng mga sinabi mo sa amin? O may nang-hijack ng testimony mo? Now, what was that all about? I thought you prepared your witness. Attorney, believe me, I'm as flabbergasted as you are. Malinaw yung usapan namin, lalo na yung instruction ko for her account dun sa sinagawang reenactment. I prepared her for all the possible questions na pwedeng itanong ni Attorney Matias, and I even rehearsed with her yesterday. You know that? So. Wow. Then you better dig deeper. That performance should tell you something. You're most likely indicting the wrong person. Oh, the case isn't over yet, Attorney. And I ought to know when I should stop prosecuting an accused. And what does your instinct and experience tell you now? Pinahanga mo ako dun, partner. It's clear as day. Nagsisinungaling si Evelyn. Totoo.
She's too inconsistent. She can't even stick to her own story. Parang may nangyayari hindi natin alam. Naisip ko na rin nga yan, Tay. Eh, hindi lang siya basta kinakabahan eh. Imposible naman na ma-confuse siya ng walang dahilan. Para bang may nagkocontrol sa kanya? Saan talaga matapos na to? Well, hindi mo nga naman kayang saktan ng nanay mo. Not unless you had help, of course. Something na even the odds given your stature, right? Kaya nung gabing yun, nilagyan mo ng gamot ang drinks ng nanay mo, tama ba? Eh, hindi. Huwag na tayong magkunwari dito. You're small, Attorney Matias. You couldn't have overpowered her by force. No, pero with drugs. That would certainly help make Attorney Meredith feel weak, dizzy, vulnerable. And isn't that just the perfect solution for someone like you? Hindi ko ginawa yun. Oh, come on. So basta na lang nahilo si Attorney Meredith that night. No. She felt weak, sinundan mo siya, and then sa hilo ni Attorney Meredith, bumagsak siya. And then you followed, to which you grabbed the gavel replica, the one you also lovingly intended to give to her, and you struck her with it in the head again and again and again. Hindi po totoo yan. Tama na! Fueled by years of resentment and abandonment, your entire life culminating to this very moment, Attorney, and then you finished it off with the perfect gift. At hindi alam ni Lilet na anak siya ni Attorney Meredith Simmons until recently. Lilet felt betrayed when she found out. Because Attorney Meredith Simmons abandoned her when she was just a child. At nung nalaman ni Lilet ang totoo, galit na galit siya. Angrier than I've ever seen her. Iniiwasan niya nga si Mati eh! Hindi ko ginawa yun! And on Mati's birthday, she gave her that gavel replica as a gift. Pumunta ako sa bahay ni Mati at nakita ko doon si Lilet. Hawak-hawak niya yung gavel replica! She didn't use brute force or strength. She used cunning and drugs and a gavel replica that she conveniently had for this very purpose. So you see, Your Honor, this wasn't just parricide. This was parricide by design. Hey, hindi ko magagawa yun. Hindi ko pinatay si nanay. Bakit pa rin lumaliwala sa akin? Hindi ako mamamati tao! I look forward to that day na pwede kong ipagsigawan sa buong mundo that I am the mother of Attorney Lilet Matias. Happy birthday po, Lady Justice. Thank you. For all the verdicts we missed, we find justice in each other. Thank you, Anna. Naginip lang pala. Akala ko totoo na, Nay. Sana yung masasayang memories na lang natin yung maalala ko. Sana huwag na yung masasakit.
Sana huwag na yung gabing namatay kayo. Hirap na rin po ako eh. At sana mahanap na po yung totoong pumatay sa inyo.